Inaman pa na, parang mga pelikula. Now you see me, now you don't. Bubuhos ang wala na malakas. Pag pumarada ka naman para magpatilay, tsaka naman mawawala. Inaman na. Wala, andito na tayo. Malapit na tayo sa Batangas. Ito yung Quezon Echo Road. Noong Lunes, hindi ako pinadaan dito ni... Noong Lunes, yung sira yung daan. Sira yung tulay, yung nakaraan daw. Kaya doon ako pinadaan sa Chaong. Sira ang tulay doon sa... yung nagdudugtong ng Quezon at saka ng San Juan. Eh, sabi nung napagtanong ako kanina, meron daw, diretso lang. Sige, diretso lang ah. Pero parang meron yan, daming dumadaan. Oh. Ito kahabang ito yung 25 kilometers, itong bypass na to. Ang haba. Yung sa Quezon, yung malapit na sa Bicol, sa Calawag, tsaka sa Gumapak, mga 5 kilometers, 6 kilometers bypass. Yeah. Itong haba, 25 kilometers. Kaya pag dead end. May malayo lang yung balikan niya. 25 kilometers. Ah, 12 kilometers na lamang eh. Tingnan natin. Bula. Lalalalaw. Oh. Saan niyo tayo dito? Ay, tatanong lang. Ito ba yung pasan, Juan? Ah, sa kabila. Diretso. Ah, gawa ang tulay doon? Parang hang brake pa po. Pwede ang motor? Ewan ko lang po kung pwede. Ah, sige. Tignan ko nalang. Salamat pa. Yun. Hanging bridge. Hindi daw alam kung pwede ang motor. Lagot tayo ngayon. Ang haba. 25 kilometers. Hanging bridge. Parang daming nakakasalubong ngayon. Oh. Papabalik sila. Kasi sarado. Lagot tayo. Yan na. Lapit na. Malalaman na kung pwede dumaan. O pabalik. Ta-da-da-daan. Sound effect, here it comes, play! Aga pa pala. Ito na. Saan pa ba? 1 kilometer. Ano ba? Ayan na. Malapit na, sound effect! May no entry. Tayo dito. Nay, makakadaan ako dyan? Hindi. Saan ang daan ako papunta dun? Saan? Punta ako ng Batangas City. Batangas? Saan, Nay? Saan, Saraso. Dito ang gagana ka? Ha? Hindi, sarado yan. Saan ang daan papunta? Ha, babalik ako? Salamat.
tayo dito. Oh, balik ang layo town. Basta ang daan papunta Batangas City, bukod dito. Diretso ako dito. Dito. Ha? Hanggang sa makarating kayo sa dulo, may mga nyo doon, kakanan kayo. Kanan. Tapos na itanong nyo doon, pag may nakita kayong card ng mga bata, tanong ko saan yung papuntang labas. Labas. Tapos ang labas na nun, papuntang San Juan para ma- hindi na kami nung malayo. Asya, aray. Salamat. Yun. Kinalabasan, bawal nga dito daw. Tignan natin kung saan naray. Ito. Putik na iyan. Ay, wala naman ay. Sir, saan daan papunta San Juan? Pusin sa kapila, may talipa pa doon. Kaya ganun ako? Oo. Oh. Salamat. Dito? Naman yata dito eh. Pwede ba dito? Hello, yan. Voiceover muna. Hindi na ako dumaan doon sa part na yun kasi may nakaharang na backhoe. Eh, noong time na yun ay lunch break yata yung oras na yun. Hindi kumatandaan eh. Doon nang nadat na ako kasi yung nando sa kaliwa, mga kumakain. Kaya nga pala ako maliwa doon. Nakita ko kasi doon may tao. Di magtatanong saan na uli ako. Pero sabi doon sa napagtanong ako kanina nung una nung nagpapares sa kanan, kumaliwa lang ako para magtanong. Sa part na to ang nasa isip ko niyan ay hindi talaga ako babalik doon sa 25 kilometers na ecotourism na yon. Kaya ginawa ko dyan kumaliwa ako sa daan na yan kasi naisip ko kung may daan doon na nakaharang yung backhoe papuntang San Juan, baka may mga butas-butas dyan sa mga barabarangay papunta doon sa may San Juan, at buti na lang may nakakita ako na butas, doon ako pumasok. Hindi ko alam kung tama din na daan ako eh. Well, kusunod nga tayo dito sa motor na to. Ang laki ng abalang ginawa ng tulay na yun, nasira. Iyong sa part na ito ay sumusunod-sunod na lang ako dito sa naka-hazard gawa ng hindi ko kasi alam yung daan dyan. Kahit na may nakalagay dun sa Google nakasul yung daan dyan, ibig sabihin ay daanan talaga yan ng mga sa public road. Ay sumusunod lang ako, kahirap kasi magtiwala minsan kay Google gaya ng tulay na nandyan na nasira na hindi man nakikita ni Google. At buto na lang may nasusundan ako dyan. Hindi ko muna siya tanong. Totoo din kasi ako tignan nyo kanya ang banking kahit mabagal yung takbo namin. Yung part na yan ay sementado pero mayroon dyan mahabang daan na harap road talaga. Kala mo ay private property na bako-bako. Ang haba nun siguro yung mga nasa 5 to 7 kilometers lahat-lahat yun. Tsaka ako nagtanong kung siya ay pa San Juan nung nasa dulo na. Ha, may nakakita ako nasusundan. Di ko alam kung mali ang pagkakaintindi ko o mali yung pagkakaturo. O siguro mali ang pagkakaintindi ko. Ayan, diretso lang na nasundan ko na lang ito. Di ko ito tinanong kung pasan ito. Nakita ko lang eh. Ito nang nagtanong sa mga tricycle driver. Dito daw, diretso.
Nakita ko to. Sinusundan ko na lang. Langa ba lang ginawa ng tulay tayo? Yun yata yung nasira ng bagyo. Sa kutang harampot ka. Katayo nga. Ito yung rough road na sinasabi ko kanina. Ang haba yan, tapos ay sakit na rin ang katawan ko. Layo ba naman ng aking pinanggalingan. Galing ako na ganung umaga. Tapos ay sinusundan-sundan ko na lang yan. Ang isang reason kung bakit di ko siya in-overtake na yung helmet ko kasi ay tinted. So, umiiwas yun na ako sa baka mapagkamalan akong riding. Wala man akong katandem, kaya riding na lamang. Hinihintay ko muna na tumigil siya bago ako magtanong. Sumunod na lamang ako at nagtiwala na ito ay palabas ng highway papuntang San Juan. Mas masaya dun sa malayong daan ah, kaysa dito. Boss, palabas ka ba highway? Oo. Oh. Ah, kala ko sumusunod ako sa ano eh. Hindi ko kasi alam eh, kaya sumusunod lang ako sa eh. San Juan? San Juan na. Paglabas mo ng highway yan, nakaliwa ka na. Kaliwa? Oo, labas mo, munisipyo. Asa, sige. Di ko kasi alam, putol ng tulay doon. Galing ako ng Bicol. Putol pala ang tulay doon. Ano ba? Sabi yung ecotourism? Dito, dyan sa Quezon Eco Road. Ah, ecotourism. Oo, ecotourism. Uwi na, taga ano ako, taga Lemery. Ah, Lemery. Galing, nagpunta lang ako ng Bicol nung nakaraan. Punta mo, magpapatanga city ka ba? Ah, Batanga City. Tapos may diversion. Ah, doon. Nung papunta kasi ako, galing ako Lipa, doon ako sa Chaong dumaan. Diretso yata. Salamat, salamat. Nakalampas din sa wakas. Ayun ah, yung kabilang part niya na ipatahol. Yung anong ginagawa ka, ipatahol. Hindi yan. After ng tulay na yan ay San Juan na, Batangas na yan. Yan yata ang boundary ng Batangas at saka ng Quezon, yung ilog na yan. At yan, numalis ako ng Bicol sa may nagay, mag-alas 7 na ng umaga. Tapos ay nakarating ako sa bahay ay alas 6 na ng hapon. So mag-12 hours din yung biyahe ko. Lakas kasi ng ulan sa Batangas nung araw na yan, June 7. Ang aking araw ay June 5 to June 7. Tapos ang tinakbo ko ay nasa 1,009.1 kilometers based dun sa Odo. Ang overall na gasolina ang na-consume ko simula nung full tank ko nung Biyernes ay nasa 20 liters based dun sa mga resibo. Hindi ko napapakita yung resibo, baka may makita kasing iba dun eh. E medyo confidential. And yun lamang. At God bless. Drop it.